niya na po ba na laitin kayo dahil sa trabaho? Wala pa. Wala pang experience na yun. Ay, wala pa. Parang proud pa sila. Proud pa pa. Kayo po na. Ano po? Kung experience niya na po ba na laitin po kayo dahil sa trabaho? Minsan, yung parang hindi naman directly na nilalait, pero minsan may maririnig ka na, amang ahente kasi ay parang suntok lang sa buwan. Yung pag-aahente, suntok sa buwan. So, may mga ganun na ako naririnig na side comment na ahente lang kasi yan. Ang ganun ba, parang sa tingin nila kasi yung pag-aahente is hindi profession. Pero hindi nila alam na baka nga pag nagpakitaan kami ng passbook or ATM, mas may laman pa yung ATM namin, isa sa kanila na. Kasi yung iba talaga, parang ang mindset nila, pagka nasa corporate ka, yung may regular work ka, mas stable ka. Hindi nila alam na yung mga agente tulad namin, hindi nga kami araw-araw nakabiyes, hindi nga kami araw-araw umaalot, saka wala kaming 15-13 in sweldo. Pero pagdating sa financial, mas ano kami, kumbaga mas lamang kami sa kanila. Hindi naman lahat, kumbaga may mga na-encounter lang ako na gano'n, na parang ang tingin nila sa mga ahente is hindi low-collar job kasi, di ba? Totoo naman yung iba. Hindi nila alam na mas malaki kami kumita. Ano yun nalang Nakalang din nila ng mission lang. Pero hindi kasi nila alam na mula pa nga lang sa pag-prospect ng buyer, sa closing, sa documentation, hawak ng isang ahente. Kasi hindi yun makakwalify kung hindi namin tutulungan. Kumbaga lahat ng step ano namin para ma-close din. Wala nila hindi ito marangal ng trabaho yun. Parang hindi ko seryoso. Hindi ko seryoso. Parang mission lang yan. Parang lagi. Ano ba kung mission mo dyan? Para daw, ano ba yun? May term na ginagamit yun. Parang patak ng ulan, mga gano'n. Yung mga narinig ito minsan. Kasi matagal daw mga release. Pero hindi nila alam na matagal kung pa isa-isa yung benta mo. Pero kung buwan-buwan. Kaya kumaga kami, dahil natutunan na namin yung gano'ng sistema na benta lang ng benta kasi sa mga susunod na pa naman, tuloy-tuloy naman ang komisyon. Yung nga, ulit yung passive income na kahit nasa lamyardahan kami, binatating pala komisyon o diba, kahit hindi ka pumapasok sa office, may dumadating na pera. Yun ang lamang namin sa nasa kumpanya. Eh kami, pwede kami lumisan ng tanghali na. Pwede kami matulog ng maaga. O kung saan, gabing-gabi na. Ganun, may ano kami. Hawak niyo kayo. Hawak ang oras. Boss namin ang aming mga sarili. May pagdududa po ba kayo or takot bago po kayo pumasok na best culture? Sa akin, wala. Kasi yung nag-recruit sa akin or yung naging mentor ko, si Nanay Lorna. Kumbaga, una pa lang, may trust na ako sa kanya. Tapos na-explain niya kasi lahat. Kumbaga, naituro niya na ganito, ganyan. Hindi madaling kumita, pero kung willing ka mag-antay at magtanim at maghintay na, okay siya. Yun po. Sa ay, wala akong takot. Ako, laging takot. Actually, excited pa ako. Wala akong takot kasi ano to eh, di ba, opportunity. Kung ngayon naghanap ng trabaho eh, so ba't ka matatakot? So, dapat willing ka talaga na matuto sa trabaho mo. Okay. Hindi siya nakakatakot. Wala akong takot. Pero kaba. May kaba nung una. Lalo na nung una kong sa yung pagbenta. May kabaka-baka kasi paano ba ito? Ano ba sasabihin ko? Yes. Mga ganyan. Baka hindi ko masagot yung tanong ng buyer. Mga ganyan. Pero meron naman kasi tayo mga sales clinic, di ba? Mga product knowledge. Matututunan ko naman yun. Tsaka pag una naman, ini-assess tayo ng leaders natin, tinutuluan ka tayo. Hindi ka pinapabayaan. Hindi talaga. Hindi ka pinapabayaan ng leaders mo. Kayo po na. Okay, pagdududa or takot po ba kayo bago pumasok po ng BS contract?
Ayoko, nung una talaga sabi ko, yung nga lagi ko sinasabi kay Tatay Roger, nakikita ba ako dyan? Yan ang una kong tanong sa kanya eh, nung in-invite niya ako sa BSCon Karyansi. Kasi siyempre sari na ako dun sa hanap buhay na magtitinda ako sa umaga, pagdating ng hapon, may pera na ako. Maganda, hindi nga siya kasi laki nung sa real estate, pero at least meron. Maganda kasi ako ang mindset ko, gusto ko laging meron akong income. So sabi ko sa kanya, kikita ba ako dyan? Sabi naman niya sa akin, oo, kikita ka dyan, magkala ka lang. So ayun, nung naumpisa ng makabenta, sabi ko, ah, ganito lang pala yan. Parang kaya ko naman pala. So ayun, tinuloy-tuloy ko na. Pero siyempre, marating din naman sa point namin yun na minsan pag wala kaming benta, di ba? Parang sabi ko, 6 months na ako walang benta, parang ayaw ko nang tuloy. Kasi bigla naman magkakabenta ulit, sigo na ulit, o, sigo na ulit sa real estate. Yung mga gano'n, parang minsan gusto mo mag-back out na. Pero, minsan sabi ko, ang quitters pala, hindi ka magkatalumpay. Kaya dapat hindi ka talaga susuko. Yan ang quote na natin. Quitters don't win now, winners don't win. So, ayun. Yun na rin naman ang sinasabi ko sa mga kasama namin na bago na minsan pagka pinanginginaan kasi ng loob eh talaga pagka walang benta parang gusto na sumuko pero susuko para magtalumpan susuko at susuko masasaktan ano ba yung aari pero hindi susuko no? So for the last question ko, ano po yung pinakamagandang nangyari sa inyo after mo pong pumasok ng BS Kacharya? Kayo po nani? Ayun nga po, para sa akin, financially, tapos yun nga, marami ako na meet na bagong kaibigan, tapos parang nagkaroon din ako ng feelings na hindi lang pala ikaw sa pera mabubuhay, kundi yung pagtutulong ka. Para kasi anong nangyayari, yung tulad ng binanggit na ni Aps na, oo, na hindi lang pala ako binuhay ni Lord para mabuhay mag-isa, kundi para parang ang focus mo is, makatulong din sa iyong kapwa. Mga pare na ano ko na realize ko ngayon na kaya pala ibinigay ako dito sa work na to para makamotivate din ako na ilang taong katulong. At the same time, makapundar din ako, magkaroon din ako ng enough savings para sa aking pamilya. Ang ganon. Kaya para sa akin po yun, sobrang thankful ako dahil kahit hindi ganong kadali at kumbaga nung una nga imedyo nagbubunda ako, ito pala yung role ko sa mundo na pamita habang tumutulong sa kapwa. So ngayon, masasabi ko na hindi lang para sa sarili ko yung aking kinikita. Isishare ko na rin ito sa mga kapwa ko na minsan alam ko kasi pinagdadaanan nila kasi pinanggalingan ko na yun. Yung minsan yung walang pera, tinatry ko or pinipilit ko na ishare sa kanila kung ano man ang meron ako. Kung hindi naman ganun kalaki na paminsan-minsan pag may nang ilangan. I'll share my blessings. Kasi alam ko pinagpala naman ako ni Lord sa anak ko kayo ito. Yes. Masabi na natin na. Ayun nga, parang ayun pa. Sabi niyo. Ganun din sa akin. Yun nga yung purpose in life na yun nga kahit hindi ka na sa corporate ngayon na nakatulong ako sa iba na nakakuha ng mga bahay. Kumbaga, nangarap ako katulad ng pangarap din nila. So, parang yun, nakatulong ako sa iba. Sa akin yun nga, nakatulong ako sa husband ko, kumikita rin ako. Kahit nasa bahay lang ako, nababantayan ko yung anak ko. Tapos, sa kakapag-ahente ko, eh, nakakuha na rin ako ng property, sa rin property namin, mag-asawa. Ayun. Sabi ko may pera na hindi na kailangan huminay sa... Oo. Nasa bala. Yung savings na... O diba, may insurance pa. Saan mo ba? Nakaka-share. Kumbaga dati, pag nahihingi yung mga kapatid mo, hindi mo matulungan kasi sapat lang. Pero ngayon, nakakapag-share ka ng blessing mo. Tapos, kasi the more na nag-share ka, mas bumabalik. Mas nabibless. Yun. Would be all, and thank you so much po for sharing your experiences with us. Thank you for watching. Again, this is Mermy Oliver for BS Contrariety, our home, our family. Join us. Stop. Join us.